mahapdi na sikmura. So, parang may umaakyat na mahapdi dito sa ating dibdib. And then, para kang nasusuka, para kang naihilo at naduduwal. So, most likely, ikaw ay may heartburn. So, ang heartburn ay sintomas ng acid reflux or GERD, gastroesophageal reflux disease. So, ideally, dapat yung mga laman ng ating sikmura ay hindi dapat umakyat sa esophagus. So, kasi merong guwardiya dyan. So, kung ito yung esophagus mo, ito yung stomach mo, merong muscle dyan in between na nag-a-act as guwardiya na, op, bawal kang umakyat. So, yung mga asido, yung mga pagkain na tinutunaw ngayon ng ating stomach, bawal ito umakyat. Pero, in some cases, nangyayari ito, nagiging relax yung guwardiya, yung sphincter na yan, and umaakyat. So, pag nangyari ito, ayan na, makakaranas ka ng mahapdi, parang naduduwal, parang nasusuka. So, tuwing kakain ka, parang mahapdi, parang puno ka agad, parang ayaw bumaba ng kinain mo. So, bakit ba nangyayari ito? Kasi marami ang nag-overfeed. So, hindi dapat extra rice, extra ulam, may soft drinks, at kung ano-ano pang kinakain ng sabay-sabay. And, makolesterol, mga fatty and spicy foods. So, lahat yan nagiging factor para magkaroon ng gastroesophageal reflux. Ngayon, ang question is, ano yung pwedeng kainin? Ano yung pwedeng mabilis na remedy? So, isa sa nagiging issue ay kung pwede ba ang gatas para kontrolin ang simptomas ng heartburn o acid reflux. So, nagtatanong yung mga pasyente, Dok, pwede ba ang gatas? Sabi ng kapitbahay ko, bawal ang gatas kapag may acid reflux. So, sasagutin natin yan sa video na ito. Kung ikaw may acid reflux, ang una na pwedeng gawin mong solusyon ay kontian mo yung pagkain. So, imbis na kumakain ka ng 3 beses na madami, so, hatiin mo to sa 5 na tag-small serving lang. So, doon maiiwasan ninyo yung simptomas ng acid reflux. And usually, oatmeal, high fiber, so, ibig sabihin yung mga brown rice. So, yan, mas nakakabusog yan. So, kapag kumain ka ng konti, busog ka na. So, pwede silang remedyo sa ating acid reflux. Pangalawa, ang pagkain ng mga alkaline food or alkaline fruits. So, merong mga pagkain na acidic, merong mga pagkain na alkaline. So, pag mataas ang pH niyan, alkaline yan. So, ano-ano to mga to? Banana. So, pag medyo maasim ang sikmura, kain ng isang piling ng saging. Yung melon, yung prutas, and yung nuts. Yung nuts, yung mixed nuts. So, yung mga mani. So, kung almonds man yan, o kung ano man yan, pwede silang remedyo. Medyo alkaline side sila. So, nakaka-remedyo sila kapag ikaw ay sinisigmura. So, kung medyo alam mo na humahapdi ang tiyan mo palagi, bibili ka lang ng ano, maglaga ng mani sa bahay, magbaon. So, meron kang nasa bulsa mo na mga peanuts na pwede mong kutkutin kung ikaw ay sinisigmura. At syempre, yung pinakamalaking tanong, Dok, pwede ba ang gatas na remedyo sa acid reflux? Anong saying ninyo? So, pwede nga ba? So, actually, ang gatas ay nagtitrigger ng acid reflux or acid production. So, ang gatas kasi ay may fat. Merong fat siya na ang fat na yan ay pwede mag-trigger ng increased acid sa ating stomach. So, kapag nangyari yan, mas lalong mangangasim ang sikmura mo. So, kung medyo relax yung guwardiya mo doon, aakyat yung acid. Pero, may solusyon dyan. Base sa ibang pag-aaral, ang pag-inom ng non-fat o skim milk ay pwedeng mag-buffer doon sa acid. So, pag uminom ka ng less cholesterol o less fat milk, meron mga gatas kasi ngayon na non-fat at merong skim milk. So, ito ang pwede niyong inumin kung ikaw ay sinisigmura.
So kung ikaw ay mahabdi ang sikmura, hindi magandang pakiramdam, nangihina, so hanap ng non-fat o skim milk, uminom ng kalahating baso. At yung pag-inom niyan, ibabuffer niya inyo, neutralize niya yung acid, mababawasan yung inyong nararamdaman. At hindi lang yan, ang gatas, bukod sa may buffering effect siya, na neutralize na yung acid, meron siyang calcium. So yung calcium na yan, panlaban din ito sa acid. So, kapag kayo ay naka-experience ng pangangasim ng sikmura o acid reflux at walang mabiling mga antacids, ba? Nagkaubusan ng antacids sa mga pharmacy. So, hanap ng gatas, skim milk or non-fat, pwedeng solusyon sa acid reflux. So, I hope may nakuha na naman kayong tips kay Dr. J. So, kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.